Hello, good evening to everyone, mga friendly, mga friendship dyan. So ngayon guys, gabi na po. So natapos ko lang kumain ng dinner. So ngayon, kakain ako ng ano po to guys? Ito po yung dragon fruit. Tanong, bakit tinatawag po itong dragon fruit? Okay? Kasi tingnan niyo pong katawan niya, di ba? So para siyang kaliskis ng dragon. Kaya tinatawag siya na dragon fruit. Okay? Tapos pala, ang pagtanim pala nitong dragon fruit, ano lang pala siya, di ba? May mga kailangan siya, may poste talaga siya sa na ilagay mo na poste. So ang poste mo is kwadrado. So may apat na siya na nakanto. So pwede pala siya na apat din ka puno ng dragon fruit ang matanim dyan. So alam nyo ba kung ano pala ang tinatanim sa dragon fruit? Yung sanga lang pala niya guys. Balik yung isang sanga niya, di ba gumagano-gano yung dahon niya. So yung isang dahon, yun lang pala ang tinatanim. So sa isang poste, apat po ka dragon fruit ang matanim niya. Tapos, palakihin mo yung dragon fruit within 7 months. 7 months onwards. So, pag 7 months po guys, magbunga na po yung dragon fruit. Okay, 7 months. So, ito na po siya, yung dragon fruit na pwede nang kainin. Ito. Tapos, meron pala siya lang nilalagay dyan na nilalagay nila na para matibay yung puno ng ng dragon fruit, may nabunog pala sila dyan. So ang inabunog pala nila dyan is ang calcium nitrate. Yan po yung pang-abuno sa dragon fruit para matitibay yung puno niya. Okay? Tapos din, meron din pala sila nilalagay dyan para mas the more maging matamis yung dragon fruit, meron silang inabuno rin yung potassium. Pero I don't know kung ano pang mga ingredients sinalo nila sa potassium, okay? So itong dragon fruit is good po siya sa mga taong may mga diabetes and high blood. Kasi pag diabetes, ito pong dragon fruit, meron na siyang natural na matamis, yun ang tinatawag na glucose. So siya po ang magkocontrol doon sa tamis. Okay? Sa high blood naman, meron yung tinatawag na flavonoids, yung tawag ata yun. So, po yung makaano sa high blood at saka sa sakit sa puso. So, napakasarap din ito siya kainin, guys. Very healthy po siya. Ayan. So, slice natin, guys, para kainin natin ang dragon fruit, ha? Sobrang sarap yan. Nakita niyo po. Ayan. Pero dati, may narindi din ako na ito yung dragon fruit is good for daw yung sa mga taong may cancer. Oo, gamot din daw to. So ngayon, alam nyo ba sa isang perasong dragon fruit, maubos ko yan sa isang kainan. Ito siya, maubos ko sa isang kainan. Ayan po. So kanina sa isang piraso na ito, ang nabayaran ko po is 194. Isang peraso. Kung tutusin kasi medyo may kamahalan itong dragon fruit, pero it is good for sa heart natin, na may masakit, diba? So, kainin na natin ang dragon fruit. Sobrang sarap. Mas the more siya na masarap, matamis siya, guys, kung nilagay nyo po sa ref para malamig siya. So, mas the more siya na So, sobrang sarap talaga ang dragon fruit. Kasi minsan pag gabi, masarap talaga mag frutas tayo, diba? Thank you guys. Diyan po muna. Salamat. Bye-bye. Kainin ko ito lahat ngayon. Ubusin ko ito, diba? So, thank you.